Problema mo rin ba kung anong best editing app ang gagamitin mo para malupit ang thumbnail mo? At gusto mo rin ba na kapag nakita ng viewers mo o ng mga subscribers mo ang thumbnail mo is i-click nila kaagad? Okay, para sa'yo ang video na ito. Okay, for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa step by step ng mga pangmalupitang thumbnail para tumaas ang ating mga click-through rate. Dahil isa ito sa mga pinaka-importante sa mga videos mo, ang click-through rate. Okay, start na tayo guys. Ang gagamitin nating app sa paggawa ng malupit na thumbnail ay si PixArt. Dahil si PixArt, sobrang dami niya ng mga ready-made na mga wallpapers, ready-made na mga pictures, mga templates, and mga backgrounds. Ayan, i-click nyo lang to guys yung plus. If I were you guys, kailangan meron na kayo mga naka-ready na pictures ninyo na gagamitin sa paggawa ng thumbnail. Like halimbawa ako dito sa all photos, i-click nyo lang yung all photos guys, and then makikita nyo dito, marami akong mga naka-ready na picture na pagpipilian ko na lang na i-cut out natin. So halimbawa, okay, ang gagawin nating thumbnail is about sa paggawa ng how to make a thumbnail. So ang i-click natin guys is yung picture na aangkop doon sa video ninyo. So ito guys yung napili natin. And then click nyo lang to guys yung cut out. Ayan. And then suggest ko lang sa inyo guys, kapag magpi-picture kayo na gagamitin nyo para sa inyong mga thumbnail, make sure na plain ang likod ninyo para sobrang dali na lang para kay PixArt na mag-cut out kapag sobrang plain lang yung likod natin. Like neto sa akin, sobrang plain lang yung nasa likod ko para pa nag-cut out tayo at i-click natin tong person is automatic na maka-cut out na siya. So, check nyo lang yung preview guys. Diba? Almost perfect na yung pag-cut out ni PixArt doon sa mismong ako lang. Pero, halimbawa, meron kayo guys na gustong i-edit. Ang gawin nyo guys is, i-zoom nyo lang siya. Yan, zoom. And then, halimbawa, gusto nyo sa part na to is, may buburahin pa kayo. So, erase nyo lang. Click nyo lang yung erase and then magbura lang kayo. Kung gusto nyo naman na i-restore, halimbawa ito, medyo nag-fade out kasi siya. I-click nyo lang yung restore and then i-ano nyo lang dito guys, i-padaanan nyo lang dito para mag-restore yung photos nyo na medyo nag-fade out. Ayan. So, better guys na i-zoom mo siya para mas ma-e-edit mo siya ng maayos. Ayan. Pag okay na kayo guys, i-click nyo na tong save. And then, pag na-click nyo yung save, and then i-click nyo tong arrow down, and then automatic siyang masisave doon sa inyong gallery. Okay, ang next natin guys is i-click nyo muna tong arrow pa left. Ayan. And then, pwede nyo siyang i-save as save draft, or pwede nyo rin siyang don't save. Ayan. So, gagawin naman natin ngayon guys is hahanap tayo ng background na gusto ninyo. Like halimbawa ako, gagamitin ko itong color blue. And then, i-click nyo lang guys yung tools. Ayan, i-click nyo yung tools and then crop. Click nyo yung crop guys and then dito sa dulo makikita nyo is yung YouTube. I-click nyo yung YouTube and then apply. Automatic kasi guys, yung sukat neto is sakto siya doon sa YouTube thumbnail. Okay. Ang next natin guys is i-click nyo tong add photo. And then i-click nyo guys yung in-edit nyo kanina na kinat out nyo. And then add one. And then i-adjust nyo guys base doon sa gusto nyong laki or area kung saan nyo siya gustong ilagay. And then border guys, ayan, yung iba gumagamit ng border, ako gumagamit din ako, yung iba hindi.
option nyo yun guys kung gagamit kayo ng border, and then i-adjust nyo lang kung gaano kakapal yung border na gusto nyo. Like, yan, 10. Try natin yung 10. And then, i-adjust nyo guys base doon sa kung saan nyo siya gustong ilagay. And then, mag-type kayo guys ng pinaka-title nyo. Halimbawa, itong text. Click nyo yung text guys. And then, type kayo ng how to make a thumbnail. Ayan. And then, click check guys dito sa right side sa taas. And then, i-adjust nyo guys base kung saan nyo siya ulit gustong nakalagay na area. Ayan, adjust nyo lang. And then, i-click nyo guys yung color kung gusto nyo baguhin. Like halimbawa ako, gusto ko yung yellow. And then, click nyo guys yung stroke para meron siyang pinaka-line na black. And then, pwede mo rin palitan kung anong gusto mong kulay. Like halimbawa, red or blue base sa kung anong gusto mo. Pero ako gusto ko yung black. And then, adjust lang natin yung amount kung gaano kakapal yung black na gusto nyo. Like halimbawa, para mas kitang-kita siya, yan, 80 ang ginamit ko. And then, apply. Click nyo lang yung apply guys. And then, ang pinakamaganda dito kay PixArt is sobrang dami nilang sticker na pwede mong gamitin sa thumbnail mo. Like halimbawa, ayan, sobrang andami nilang mga free na thumbnail stickers na pwede mong gamitin sa iyong malupit na thumbnail. So, halimbawa guys, meron kang gustong specific na sticker, i-click mo lang yung search. And then, ang gagamitin natin guys na sticker is yung question mark. Click mo lang yung question mark and then lalabas na yung mga suggestions ni PixArt na mga stickers na question mark. So, gamitin natin itong tatlong question mark. Ayan. So, adjust nyo lang guys. And then, ilagay nyo kung saan nyo siya gustong area na nakalagay. Again, pwede nyo gamitan ng border. Ayan. Kung gusto nyo na may border siya. And then, adjust nyo lang ulit. And then, sticker. Click kayo ng sticker ulit. And then, gamit kayo ng sticker na na-shock. Halimbawa, ayan, kasi ako madalas kong ginagamit to eh. So, i-click nyo lang. Hanap kayo guys ng gusto ninyo. Ayan. And then, border again. Kung gusto nyo na may border, kung anong kulay. Kulay black ba? Ayan. And then, hanap pa kayo guys kung ano pang gusto nyo. Anything na maisipan nyo na kung ano pang gusto nyong ilagay na sticker, available dito kay PixArt. Sobrang dami nilang options ng mga sticker. Like halimbawa, eto, ilagay natin to si yung pusa na nagulat. Yan. And then, lagyan natin ng border para mas maganda. Ayan. So, meron ka ng thumbnail base sa gusto mo kung anong gusto mong ilagay doon sa thumbnail mo. Ganun lang kasimpleng gumawa ng thumbnail dito kay PixArt. And then, i-click nyo lang to guys yung apply. And then, again, i-click nyo lang tong arrow down para ma-save siya sa inyong gallery. So, punta tayo kay gallery. So, ayun na siya guys. Nakasave na siya sa gallery nyo. And, ganun lang kadaling gumawa ng malupit na thumbnail para sa mga videos nyo using PixArt app. Okay guys, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano yung tamang pag-upload ng YouTube thumbnail sa inyong video.
using your YouTube Studio. Okay, click nyo guys yung YouTube Studio nyo. And then, andito na tayo guys sa dashboard nyo. And then, i-click nyo lang yung videos. And then, i-click nyo guys itong gusto nyong palitan na thumbnail. And then, click nyo yan guys. And then, i-click nyo guys itong lapis na icon sa taas. Ayan, i-click nyo siya. And then, i-click nyo to guys. Ayan, ito, i-click nyo yan. And then, custom thumbnail. Ayan, i-click nyo tong custom thumbnail. And then, pipili na kayo guys kung ano yung gusto nyong gamitin na thumbnail doon sa video nyo. And then, halimbawa, eto, i-click natin to. And then, select. So, ayan na siya guys, yung magiging thumbnail nyo doon sa video na in-upload nyo. And then, save. I-click nyo lang yung save guys. And then, ayun na. Nakaset na siya guys as a thumbnail. Kung makikita nyo, ayun na siya guys. So, ganun lang kasimpleng mag-upload ng thumbnail sa inyong mga video. Okay, thank you! I hope may natutunan ka sa video natin today. And kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga ilalabas kong videos about sa YouTube tutorials. Kung meron ka pang gustong malaman, just comment down below para ito ang ituturo ko sa inyo sa next video natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng good vibes everyday, mag-subscribe ka na at i-click mo ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko. And this is Carl TV.